Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro, panibagong episode ng ating pamana ngayong araw. Solo dive lang po tayo. Kung ating kasama na si Junel Mangubat ay pumasok na sa pataniman ng perlas. Maraming salamat po sa patuloy na suporta, pagtitiwala at walang sawang panunood ng aking mga video. Samahan niyo ako ngayong araw dahil nakasumpong tayo ng malaking biyaya. Good morning mga Kaspiro. Napakaganda ng panahon. Samantalahin natin ito. Solo dive lang ako, wala akong kasama ngayon. Pero siyempre, sana makahuli pa rin tayo ng marami, makawit tayo ng ligtas at magkaulam tayo ng masarap. Subukan lang natin dito sa malapit. Kasi baka malinaw. Malaki kasi ang dagat. At dito pa lang sa tabi, malinaw na. Let's go, let's go. Ganun din, sinamantala natin yung pagpunta sa mga malayong spot dahil maganda ang panahon. Area ng Bakaw yung aking naging unang spot. Preparation dahil mainit na sa bangka. Mag aalas 9 na sa mga oras na ito. Ito ang sumalubong sa atin, hindi ganong kalinawan pero goods na para makapamana. At habang naglo-load ako ng aking pana ay may 2 pirasong Spanish flag snappers kagad akong napansin. At yung isa ay malaki, kaya ito yung unang naging target natin para sa araw na to. Tingnan natin kung mahuhuli. Para sabihin manong isda, saging-saging o darag-darag ang tawag dito ng iba. Hindi nakatagos yung ating pangalawang flapper. Pero maganda naman ang pagkakatama na spine shot kaya hindi nakakilos. Putol pa yung palikpik ng Spanish flag na ito. Siguro nakadaan na ito ng lambat. At dahil plano ko nga mag one way para makapamana ng mas mahabang area, pero sa unang dive pa lang natin ay naramdaman na natin ang pwersa ng agos, kaya ito parang nagdadalawang isip na ako. Sumunod na sisid mga Kaspiro, ang naging target naman natin dito ay ang Oriental Sweet Lips na nasa loob ng bato, pero nung mapansin niya tayo ay biglang pumasok, kaya lumutang muna ako at inabangan ko yung magandang timing. Insakto naman dito sa dinapaan natin ay palabas siya, kaya ayun, napakagandang timing. Hindi ko na hinintay na humarap dahil mailap, walang pag-asa. Pahabol na tira yung ating ginawa, pero itong tama niya talagang may kagandahan, parang na-barbecue siya dito kaya hindi nakagalaw. Ito rin yung iniwan namin na pangulam dahil na-miss na namin yung lasa ng sinabawan nito. Kaya lang hindi tayo nakakapag-content sa gabi dahil wala kaming ilaw dito. Thank you.
next dive dito ay napakaraming surgeon fish, kaya nagdesisyon akong dapaan at hintayin ang pagkakataon na paglapit nila, pero hindi na bumalik. Sa halip ay dalawang yellow spotted rabbit fish yung sumugod sa atin. Meron din sana ng coral trout o yung lapu-lapu, pero hindi ganun kalakihan, kaya hindi na ako nag-change target. Pagkatapos kong may sampay yung isda na ito ay lumipat na ako. Malakas na talaga yung agos sa ilalim. Nahihirapan na ako dahil hila ko rin ang bangka. Sa agos, at ito yung ating pangalawang spot ay may agos pa rin, pero hindi na ganun kalakas. Matapos kong makapag-load ay binaba ko dito yung bato na palagi kong pinapanaan ng mga sweet lips o kaya minsan naman mga surahan. Pero sa pagsisid natin na ito ay meron ditong dalawang pirasong oriental sweet lips na nakahinto, kaya kumubli ako sa bato na ito. Ang ganda naman ng timing dahil sumugod sa atin palapit, kaya napaganda rin yung tama. Ito ay binigay ko sa nagbigay din sa atin ng ice, dinala ko dito sa Laot. Ayan, maraming maraming salamat kay Tuting. Pasisid pa lang ako nung mapansin kong napakaraming unicorn fish na nasa kanto. Kaya dinahandahan ko ang pagbaba para ma-meet natin yung tamang distansya. Long range yung mga surahan, ayaw magpadikit. Kaya umatras muna ako para makapag-ipon pa na mas maraming hangin para sa susunod na pagsisid ay baka sakaling lumapit na sila. Tulong nga sa atin yung pagiging mapili dahil napakarami na sanang pwedeng mapana. Thank you.
napakaraming unicorn na nandito, at ito yung wrench na, pero hindi ko tinuluyan ng kalabitan. At nung tumingala ako ay may papasugod pala sa ating 2 pirasong diamond trevally. Nadala yung buya papunta sa ilalim. Mabuti ay inabot sa pahabol nating tira, dahil ang ugali niya ay kagaya rin ng tangigi, isang bisis lang yan na sumasalubong. At 2 bisis niya lang din kayang ilubog yung buya natin. Para sa pangatlong pagkakataon ay isasama na lang yan kapag hinila, kaya hindi ko na pinigilan yung buya, hinayaan ko lang hanggang sa manghina siya. Ito, nakarating na kami sa napakalayo at ang bangka ay nasa tabi na. Tinuhog ko muna yung ating pana dito sa ating lubid para makabuelo tayo sa pagpapalaro sa kanya. Huli ko sana. Nung matanaw ko na yung isda ay critical ang tama, dahil tiyan lang, pahabol nga kasi natira natin dahil mailap itong isda na ito. Kaya hindi ko pinersa, dinahandahan ko lang ng hila, at siyempre nag-iingat tayo sa lubid na naiipon sa ating harapan, dahil delikado, baka masilo tayo. Apahan o kaya tawaay, ang tawag naman ng iba ay salamin-salamin. Isa sa dapat nating ingatan yung lubid na nag-uumpukan, dahil baka bigla-bigla itong umilo ay malaki ang posibilidad na masilo tayo, kaya kailangan lagi tayo posibili. Kaya dito tayo sa labas lagi ng lubid, at kung sakali man na ganun ang nangyari ay hindi tayo masisilo. Hey, thank you Lord! Salamat sa Panginoon. Thank you.
hindi lang maganda yung pagkaka-capture natin dahil yung ating GoPro ay medyo bumaba. Hindi ko napansin. Bode, salamat sa Diyos. Siyempre, umakyat muna ako para tuwirin yung ating pana at ilagay ito sa icebox. Pero hindi magkasya. Kaya ito ang problema. Dahil mabubulok ito hanggang hapon kung hindi ito ma-ice. Nagpilit pa ako na makadagdag. Tumalon pa ako sa pangatlong pagkakataon. At dito sa pagsisid natin ay mayroon tayong napansin na napakaraming mga barakuda o rumpi, pero hindi ganun kalakihan. Bibidyuhan ko lang sana. Kaya lang bigla akong naisip na masarap pala ito kinilaw. Kaya pinitasan natin. Kaya pagkatapos kong isang pasabangka yung rumpi na ating napana ay umuwi na ako. Dahil baka mabulok yung Diamond Trevally natin, sayang. Tatlong piraso lang yung ating pinatimbang. Pinaiwan ko rin yung tatlo. At tumimbang ng 9.1 yung tatlong pirasong isda. Ambisal. Ito yung natira na pang-ulam. Yung isa ay binigay natin, yung isang Oriental Sweet Lips. Binigay natin sa... nagbigay sa atin kanina ng ice. Dinala natin sa laot. Ayan. Ito ay pangkilaw. Ito ay wong ko kung anong luto ang gusto ni Mrs. Jan. Yung gasolina halos hindi nabawasan. Yun, tapos nalinisan mga kaspiro. Napakataba nitong Oriental Sweet Tips. At ito naman yung pangkilaw. Kaya lang, hanggang dito lang muna tayo. Kasi wala na naman kaming ilaw ngayon. Panigurado, kinky na naman yung gagamitin. Wala, run out pa rin. Kaya wala pa rin tayong content para sa pagkain. Sige lang, bawi lang tayo pag-awa ng Diyos na magtuloy-tuloy na yung ilaw. Shoutout po mga Kaspiro. Shoutout kay Lucasi, Romel Navarrete, Teresa Ramada Pepe, Ayesa Binis R. Pepe, Manny Pepe, ganun din kay Michael Pepe. Galing kay Sir Sator Pepe ang pagbati.
Maraming salamat din kay Alfredo Kain, Kasalong TV, Latest Piro, Dennis De La Cruz and family ng Naikabiti. Shout out din kay Judith Gomez, John Marco Espanya, Nixon Ichon ng La Union, Modesto Paul, Danilo at George Prince Adelin, kay Johnny Jaikin, Pablo Alaw, sabi ni Golden Retriever, shout out daw. Ganon din kay Boyet Villacorte, Tarzan Impalawan, Richard Pesebe, Aarbok TV, Jubin TV, Burakay, Julito Caista, kay Gaspil Psycho, Milagro sa Diyos, Carino Cayadong, maraming salamat po. Ganon din kay Pain Expert, One Life History, kay Joseph Cantar, Jimmy Kowaling, Austin Jake, Bumaa, Jasper TV, Kababaw TV, at Laura Torres. Yan, maraming salamat po. Kita-kita po tayo hanggang sa sunod nating video.